mga kabandera, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, Radyo Bandera Philippines TV. Ha, mga kabandera, Radyo Bandera Philippines TV. Mag-a-upload ho kami ng aming mga programa dyan. Yung mga naging programa namin sa loob ng isang araw, ini-upload po namin dyan para sa mga gustong makapanood ulit, gustong makapag-subscribe. Puntahan lang po ninyo yan, Radyo Bandera Philippines YouTube account, mga kaibigan. Magandang umaga dyan sa mga taga-barangay Abungan, sa bayan po ng Taytay at sa 88.1 dyan ho sa Bandera El Nido, Palawan. Malakas ho tayo napapakinggan dyan, mga kaibigan. Kahapon nandyan ako sa may barangay nyo Ibahay. Malakas ho yung 88.1 Radyo Bandera El Nido, mga kabandera. Siyempre, sa ngalan pa rin po ng aming mga kasama dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, si kabanderang Bong Nimeño at si kabanderang Ken Dancil, sama ho natin sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Mga kaibigan, sa ngalan din po ng aming news director, kabanderang Michelle Orindain, at station manager Kaluy La Rosa, mga kabandera, ako po ang inyong lingkod, kabanderang Paul Henderson, isa sa mga makakasama po ninyo ngayong umaga. Marami ho tayong mga kaganapan at dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, itong mga nakalipas lang na araw, mga kabandera, talagang sunod-sunod yung mga tinamaan ng coronavirus, mga kaibigan. Muli hong tumaas yung kaso ng COVID-19 dito ho sa Puerto Princesa. Ito yung matapos na sunod-sunod nga na maitala yung mga panibagong mga nagpositibo sa COVID-19 itong nakalipas na araw. Nauna na ho rito yung 45 years old na lalaki. Mula po yan sa bayan ng Kuyo, kung saan sinunda naman ang mga nagpositibo o nagpositibo rin ng kanyang asawa at anak, mga kaibigan. Itong araw po ng Linggo naman, nang lumabas ang resulta ng mga swab test ng kanyang mga nakasalamuha at nakumpirmang pawang negatibo ang mga ito sa virus. Liban pa rito ay inanunsyo rin ni City Incident o ng City Incident Management Team ang pagpositibo ng 4 yung mga authorized person outside residence, mga kaibigan, habang naitala rin ang isa pang local transmission ng COVID-19. Ayon kay Doktor o Doktora Faye Atencio, ang pasyente ay isang 23 taong gulang na lalaki na residente ng barangay Mangingisda. Ito ay nakaramdam umano ng sintomas noong 21 ng Setyembre at nagpatuloy noong 23 ng Setyembre hanggang nakapagdesisyon na magpa-check up sa isang paggamutan, mga kaibigan. September 24 din nang i-acquire ang pasyente sa sumailalim sa swab test noong araw ho ng Sabado, kung saan lumabas ang resultang positibo ito sa COVID-19. Ito naman, ayon naman kay Doktor, Doktora Atencio, mga kaibigan, nasa 44 ang natukoy na direct contact ng pasyente at kasalukuyang ina-isolate upang hindi na lumawak pa ang local transmission. 2 rito ay mula sa ospital, 6 ang kaanak, 27 sa 2 magkahiwalay na pagtitipon, at 9 ang kanyang katrabaho. Samantala, nagpapatuloy pa ang contact tracing ng City Incident Management Team habang naka-schedule na rin ang swab testing ng mga individual na nakasalamuha ng mga naunang nagpositibo sa coronavirus, mga kaibigan. Oras natin, alas 5:07 ng umaga. Kagabi ho dito sa may bayan ho ng Rojas. Kabandarang Ken, may footage tayo na video diyan. Sa bayan po ng Rojas, meron hong aksidenteng nangyari. Lulan ho ng truck na ito yung daang-daang sako ho ng palay na NFA. Diyan sa may barangay Dumaraw, kung saan nawalan di umano ito ng preno. Mga kaibigan, yung truck na ito, nung nawalan ho ito ng preno,
sa may pababang kurbada. Actually, magkasunuran lang kami nito. Bumaliktad ho yung truck, mga kaibigan. Maswerteng nakaligtas yung pahinante nito. At nakaligtas din yung driver na nagtamo lang ng mga minor injuries. Mga kaibigan, although medyo may sugat talaga yung pahinante, pero agad itong naitakbo sa Rojas Hospital, mga kaibigan. Diyan ho sa bahaging norte. Ito ho yung ano, yung standby lang muna ha, si Kabanderang Lori. Kabanderang Ken, may video diyan, parang 3 minutes lang yan. May interview tayo sa driver. Standby lang natin si Kabanderang Lori ha. So, ito ho, yung mga kaibigan, batay sa kanyang salaysay, bibili lang sana siya ng ano, ng uling, dalawang sako. Tapos, nung pag-apak niya ng preno, malaki ho yung truck eh, mga kaibigan. Tapos, may inararo pang bahay. Mga kaibigan, mabuti na lang at nakaligtas. Nandito ho, yung panayam natin sa driver ng truck. Paul Henderson po, taga-bandera. Dito ay sa unahan po yan. Taga-bandera, yan, reporter. Ano nangyari kuya? Na-loss brake po ako sir, doon pa ako sa taas, sa may tindahan pa, magbilisan na ng kasama ko ng dalawang sakong uling. Pag-preno ko, wala na akong preno. Diretso kami dito. Saan po kayo galing? Galing po kami Bato. Bato, Taytay. Oo, tapos ito pong mga pangarga nyo ay mga NFA rice. Opo, dalahin yun sa Narasana sir. Dadalahin sa Narasana? Opo. Oo. Pagkapa mo ng preno mo, pababa, wala ka ng preno. Wala na po. Anong barangay po ito? Barangay Dumaraw. Barangay Dumaraw, Rojas. Po. So, ngayon kuya, ilang kayong sakay? Dalawa po. Dalawa. Kumusta po lahat ng sakay? Yung penalty po, sir, may sugat siya dito sa mukha. Bago dito sa may puno ng tainga niya. Doon na po sa amin, dikir na, dala ko na doon. Magbalik na lang ako kasi yung gamit namin tsaka yung lisensya ko dito sa bag ko kailangan doon sa PNP. Hindi po kayo nakainom kuya? Hindi. Hindi? Aksidente talaga? Aksidente po. Ilang sako po itong dala nyo kuya? 300 sacks yan. 300 sacks. Ano pong pangalan natin kuya? Richie po. Richie? Magbanwa. Richie Magbanwa. Oo. Kuhanan ko lang ng footage siya. Opo. Eh, ilang pa po na bago pa lang ako mag-apply. Pero yung helper mo, dinala mo na doon sa medicare. Opo. So, alam na po ng mga otoridad rin na may pa-rescue na po ba? Papabalik. Wala pa. Alam na rin ng police na rin po. Okay po. Pero okay lahat ng sakay po ah. Okay na lahat ng sakay. Doon po yung isa sa ospital. Nasa ospital na. Dalawa lang naman sila. Ano pong pangalan ng sakay, kuya? Si Medi po. Hindi ko alam yung apelido niya. Ang apelido ni Medi. Taga saan po yun siya? Taga Puerto Princesa. Puerto. Kaya po ay? Taga Barangay Pinitian. Taga Barangay Pinitian. Okay po. Okay po. So, Kap, anong ano natin siya ngayon dito? Ano, pabantay po sa tunnel po. Siyempre, normal lang yan. Opo. Kasi habang inimbestiga, siyempre, andito yung mga kagawad po. Andito yung tunnel po. Opo. Pabantay po yan. Opo. Hindi mo na natin siya iwanan. Hindi, kasi hindi. Mga bigas po ito. Tap-tap. Palay yan, palay. Palay. Para, opo. So, ang sabi ng driver, ano, pang ayuda? Pang ano po yan doon sa NDP? Asalete. Kasi, ganun na lang. Ito pong palay na ito ay galing po ng Taytay, tama? Galing po ng Bato. Bato Taytay. Doon po inani ito. Binili, oo. Okay. So, sige po, ganun na lang po. Total, meron na tayong rescue na papunta. At yung ano ay nadala na rin sa ospital. Opo, Kap. Sige po, Kap. Ganun na lang po. Sige, salamat. Salamat po. I-ano ko na lang po ito sa administration po. Sige po. Ano pong pangalan natin, Kap? Nardito Acierto. Nardito? Nardito Acierto. Nardito Acierto. Barangay Dumaraw. Oh, sige po. Picturean ko lang po tayo, ha? Aksidente, eh. May bahay na naipit? Nasaan po yung ano, may bahay? Sana. Interview siya. Ito ka, ito ka, ito ka. Ito ka, ito ka. Ito walang taong bahay. Tumitaking bahay. Kayo may ari na may... Dito tayo na, sa may liwanag na. Dito sa may liwanag. Interview siya. Wala man ako dito. Sige na po, sige na po. Ate, nasaan kayo ito nung nangyari aksidente? Nasa tiya ko po, nasa sugod. Oo, pero kayo yung may ari ng bahay na inararo? Oo. Oo.
Ilan po kayo sa bahay na nakatira na yan? Ako lang po. Bakit ngayon gabi wala ka dyan? Nanood po ko sa tiyak ko sa TV. Oh, nanood ka ng TV? Opo. Gabi-gabi ka talaga nanonood? Hindi po. Hindi? Ngayon gabi mo lang naisipan manood? Nanonood po ako pero madalang. Madalang? Ano yung pangalan natin po? Rosemary po. Rosemary? Gabia. Gabia. Saan ang bahay mo? Tuturo mo natin. Ayan, ito po. Ay, ito. Tindahan? Tindahan. Opo. So, madilim, kaya pasensya naman ha. Ayan. So, ito yung tindahan niya. Yan. May mga pagkain pa sa ilalim. So, ito yung truck. Bumaliktad. Grabe. Sa mga kaibigan, yan po yung aksidenteng nangyari kagabi pero sa may barangay Dumarao, nawalan ng preno at yung bahay na nandun sa kanto ng kurbada, inararo. Talaga naman mga kaibigan, yung may-ari ng bahay, hindi raw madalas manood ng TV sa kapitbahay, Kabanderambong. Pero kagabi naisipan niyang manood ng TV sa kapitbahay bago nangyari yung aksidente. May dahilan pa rin pala talaga. Bawat ano natin, maswerte pa rin nakaligtas si ate. Anyway, mamaya balikan natin, update natin yung balitang yan. Puntahan muna natin yung mga balita sa munisipyo muna ng Brooks Point. Unahin natin si Kabanderang Lori Dez na mga kabandera para sa kanyang balita. Ilang barangay sa kanilang bayan nagsagawa daw ng cleanup drive sa bayan ng Brooks Point. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Lori Dez. Ibandera mo. Bandera Live Report. Nagsagawa ng clean-up drive ang ilang barangay sa kanilang mga nasasakupan sa bayan ng Brooks Point dito nakaraang araw ng Biyernes. Base sa nakalat ng news team, ang barangay Panubilan at barangay Maasim na pinangunahan ang kanilang mga barangay officialis ang paglilinis sa kanilang mga nasasakupan, particular ang kanilang barangay Hall. Ayon sa ilang mga barangay official, kasama ang mga barangay workers sa mga gawain. Ngayon nila alamin ang ilang hilaing ng kababayan sa area kasabay sa paglilinis at pagsasayos ng kapaligiran. Dagdag na rin nila at upang tuwi na rin nila ang monitor. Samantala natapos naman ng grupo ang paglilinis at naisagawa naman ang matayapa at pinapaalalahanan pa rin ang mga nasasakupan na palatiling maglinis sa kapaligiran. Nang sa ganun ay manatiling ligtas ang kalusugan ng bawat isa. Mula na Radyo Bandera, Brooks Point, Lawi SMDB, para sa pinaka-hospitalized news and Santa Cruz, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Lori Dez, sa live mula po dyan sa bayan po ng Brooks Point. Alas 5:15 ng umaga, mga kaibigan. Sa iba pang mga balita, puntahan natin si Kabanderang Frank Tronco, mga kaibigan, live mula sa labas ng Impiland sa bayan po ng Batalasa. Partikular sa Barangay Retoba, dalawa sugatan matapos madisgrasyang o matapos na sumemplang yung kanilang sinasakyang motorsiklo sa sityo Bukid-Bukid. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Frank Tronco, ibandera mo. Bandera Live Report. Okay, magandang umaga Kabanderang Paul, magandang umaga lalawigan ng Palawan, sugatan at sinugod sa pagamutan ng dalawang biktima matapos disgrasya ang sumimplang ang sinasakyang motorsiklo sa sityo Bukid-Bukid, Barangay Retoba, Batanas sa Palawan. Ang biktima na kilala sa pangalan Ronald Arinis, 41 anos at Yomar Bayungon, 23 anos at kapwa residente ng Barangay Retoba, Batanas sa Palawan. Ayon sa informasyon na kalat ng Rejit Bandera, bandang rasalis ng hapong kamakalawa, mula sa sityo Kayasusan at papuntang sityo Bukid-Bukid ang dalawang biktima at minamaneho ni Ronald Arinis ang motorsiklo Mio 125 na kulipula at binabagtas ang kahaba ng kalsada at pagdating sa lugar na pinangyarihan ng may makasalubong itong motorsiklo HRM 125 na kulipula at minamaneho naman ni Juan Alcustaba sa indignasan nang biglang hinampas si Diomar Bayungon ang driver ng nakasalubong na motorsiklo dahil sa kahanakainom ng alat at nasing ang dalawa na wala ng kontrol
ang driver sa kanilang pagkasimplan. Pagtawa ng sugat sa ulo ang driver at sugat naman sa ulo at lagi ang nakangkas nito. Pagka naman narespondi ang tanod patrol sa lugar at dinala ang dalawang biktima sa pagamutan at dinapata naman kaagad ng kakulang lunasa. Para sa mandirang yun, sa iyong tama madarasa, Frank Tronco para sa pinakarisipado sa news, I'm Karen the Voice. Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Maraming salamat, Bandera Frank Tronco. Mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan po ng Rio Toba o Barangay Rio Toba sa bayan ng Bataraza. Alas 5:18 ng umaga. Mga Bandera, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Good morning. Pero bago yan, ito muna, magandang umaga muna sa mga nakatutok at nanonood pa rin sa atin. Siyempre, hindi tayo iniiwan ng mga to. Good morning kay Joseph Ople, si Lily Trocino, John Ray Tabuhara, si Merlinda Eddy. Good morning Idol, kape-kape, maraming salamat. Si John Ray Tabuhada, mga kaibigan. Puntahan muna natin yung bayan ng Rizal. Si Kabandaran Jay Gamelo, MDRRMO Rizal, muling nagpaalala sa mga residente na maging alerto sa pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Detalye ng balitang niya, Kabandaran Jay Magbanwa Gamelo, ang Radyo Bandera Rizal, Ibandera mo. Bandera Live Report. Nagbigay ng paalala ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Rizal sa publiko na iba yung pag-iingat ngayong panahon ng tag-ulan. Una na itong pinaalalahanan ang mga disaster-prone areas na maging alisto sa pagtaas ng tubig kung maaaring lumipat sa matataas na lugar. Ganon din ang mga nasa baybay na maging alerto sa posibleng daluyong o storm surge. Ayon sa pamuan ng MDRRMO Rizal, kung maaaliso ang barangay, para sa paglikas, maaaring sumunod na lamang at agarang lumikas sa mga evacuation center o sa mga pag-anak na sa mataas na lugar. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Siya'y magbago ng ilaw para sa pinaka-respetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Banderang Jay Gamelo. Kaibigan live mula po dyan sa bayan po ng Rizal. Magandang umaga muna kay Kabanderang Kaiser Gomez at saka kay Kabanderang Spark Sassy. Good morning din kay Kabanderang Japet Disaka. Mga kaibigan, mamaya abangan natin para magkakaroon yata ng press conference yung mga board members ng Lalawigan kaugnay ito sa naging desisyon o yung kanilang naging sentensya kay Mayor Gerandi Danau na 20 months suspension. Siguro baka may magpapaliwanag sa Banderang Bong. Tignan natin kung paano magiging setup ng mga conference nito, pero parang hindi pa sure kasi wala pang oras. Balita pa lang ngayong araw. Kahapon kasi anong nakaraang Friday nagkaroon ng press conference, mga kaibigan, si Mayor Gerandi Danau kaugnay po dyan sa pagbaba ng sentensya sa kanya na ayon naman sa kanya, hindi naman daw siya dyan na-stress, hindi naman daw siya dyan apektado. Pero yung mga abogado niya, stress na pa. Talaga naman, oo. Believe ko sa mamang ito, relax na relax. Hindi siya na-stress. Sila Atty. Kenyon niya ito ay na-stress eh. Atty. Gastanes, magandang umaga sa inyo dyan. Patawa-tawa lang yung mama, oh. Baliwala yung 20 months kay Mayor Gerandi Danau. Nakapag-antay nga daw siya ng 33 years bago naging mayor, 20 months pa kaya. Ayan ho yung mga binitiwan niyang salita, mga kaibigan. Well, anyway, abangan natin yung press conference na yan kung ano yung magiging paliwanag ng mga provincial board members ng mga disipulo, 13 disipulo, mga kaibigan.
Puntahan natin si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, mga kabandera. Live mula po dyan sa bayan ng Kron. Yung mga balita po dyan, di maayos na waste segregation at disposal, pinuna ng ilang netizens. Mahigpit na implementation ng RA 9003, ipinanawagan sa mga purong punong barangay. Itali ng balita niya ang Kabanderang Glo Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Kuron, ni Bandira Muday. Bandera Live Report. Okay, magandang umaga, Kabanderang Plan. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Mimarata Region, sa Lalawigan ng Palawan. Ipinanalagan ng medicine sa mga punong barangay ang full implementation ng waste segregation ang pasapanupad sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management. Ito ay makaraang matikuran ng ilan sa mga netizen ang mga face mask o youth face mask na nagkalat na ayon sa kanila ay posibleng magpalatin ang virus mula doon sa mga gumamit nito. Matatandaan na kahapon sa kanyang programa ay nabanggit din ni Engineer Marco Hall na DNR-EMD na kinakailangan na maipatupad ng mga punong barangay ang pagkakaroon ng material recovery facilities o MRF sa kanilang barangay upang doon ilagay ang mga nag-segregate na basura at ang garbage truck ng LGU ang madahakot ito. Nanawagan din dito sa mga punong barangay na sa provision na 9003 ay punong barangay ang inaatasa na manguna sa kampanya sa solid waste segregation at hindi ang local government unit dahil ang pati ng local government unit ay kasama lang ng mga punong barangay sa information dissemination at ang paghahapot ng masura ay gagawin ng mga nasa solid waste management. Dinagdag po niya na napakahalaga na maipaalam sa mga mamamayan sa nasa tahanan pa lang ay kailangan na maipag-iwang walay ang kanilang mga basura upang hindi ito kailangan ilabas hanggat walang schedule ang mga nagahapot ng basura. Yan ang balita mula dito sa Bayan ng Kuron, Globe na Baguelias, para sa pinaka-expectado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning! Good morning! Maraming salamat, Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, Radyo Bandera Kuron. Alas 5:25 ng umaga, mga kabandera, tuloy-tuloy po tayo sa pagkalat ng ating mga balita. Wala po sa labas ng himpilan. Magandang umaga muna kay Mama Nelita Sabinet Henderson, Charlie Andrei, mga kaibigan, Evelyn Gonzalez na nanonood, Sonny Japal, Felibalo, Balmores, si Bunggo, si Bunggo, yung pangalan niya, Bunggo. Bigla ako natawa dito, si Bunggo, magandang umaga kay Bunggo, yan. Riza Goles. Puntahan natin si Kabanderang Spark sa si Live. Mula po dyan sa bayan ng Nara, Kabanderang Spark. Anong mga balita ngayon dyan? Good morning! Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Balita na tayo sa may bahagi ng Abulang Palawan kung saan isang insidente na sa Pamaril yung nangyari pasado alas 4 ng hapon ng araw ng Sabado sa may bahagi ng Barangay Iran, Abulang Palawan, kung saan ay biktima dito ang isang Ramon Grisones Linsa, 26 anos binata, empleyado ng United Palawan Buddhist Association at residente ng Barangay Iran, Abulang Palawan. Lumalabas sa investigasyon ng Abulang PNP at bati na rin kasalaysay na nakita sa pangyayari. Nakatambay ang biktima sa harap ng Barangay Hall sa lugar, malapit lamang sa highway na nabiglang dumating ang dalawang suspect, sakay ng isang motor, nakasuot ng helmet at face mask. Nang nakita naman ito ang biktima at pinagbabaril, kritikal ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan habang agad naman tumapas ang mga suspect sa direksyon ng sur ng Lawigan. Matapos ang ginawa ng krimen, nakuha naman mula sa crime scene ang isang slug ng bala buhat sa kalibre 45 baril at 7 baso nito. Kaugnay na patuloy na inaalam ng mga otoridad ang motibo ng pamaril at posibleng pagkakilanlan ng mga suspect. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nera. Spike sa para sa
pinakarespetado sa news in current affairs. Pambira News Philippines. Kabanderang Spike, mayad nga timprano. Ay, good morning, Kabanderang Paul. Oo. Buhay yung biktima, di ba? Mayroon na bang update dito yung PNP kung kilala nito yung bumaril sa kanya? Ayon naman sa pipang na natin kay Major Binigno Conde, wala pang maging yung biktima ay hindi niya nakilala yung mga suspect, maging yung mga tao doon sa kalimot. Noong nangyari yung pamamaril dahil maliban sa nakasuot ng helmet, ay naka-face mask na ito, Kamandirang Paul, kaya wala talagang pagkakakilanlaan doon sa itsura ng mga suspect. So ang motivo, tinitignan dito, maliban na kasi doon sa sinasabi na ito ay isang drug surrender eh, ay wala pang malinaw na motibo na sinusundan o pinakahawakan ngayon yung ating mga otoridad dyan sa bahay ng Aboylang. Mamaya, makipagdahan din tayo kay Major Conde. Alamin natin kung meron natin lead patungkol dito sa pamamaril na ito, Kapatirang Paul. Oo, tignan natin kung ano pa yung mga posibleng dahilan ng pag-ambush dito sa lalaking ito. Baka mamaya mistaken identity, baka napagkamalan, o baka sa lupa. Kung surrender man ito, baka may mga lupa ito. Well, anyway, alamin natin pa yung mga susunod na kaganapan, ano, Kabanderang Spike. Dahil kung maalala mo, dito mga nakalipas na linggo, buwan, sunod-sunod yung barilan, Kabanderang Spike. Tama rin, Kabanderang Paul, no? At lalo na nga dito sa bahay ng Nara, na ulit ko ng mga shooting dito. At sumunod dyan yung bakbaka naman na at mga kaliwang grupo. At ito na nga, sa buhay na naman na meron nga binaril nung araw na nga sa wala, Kabanderang Paul. Oo, sa Nara, grabe no, may sunod-sunod eh. Parang mula yata nung naging mayor siya na. Anyway, sige. At ang problema dito, Kabanderang Paul, alos karamihan dyan, riding in tandem yung mga umuupak ano, sa mga biktima, Kabanderang Paul. Yung gustong masood na problema ng ating mga otoridad yung patungkol dyan sa riding in tandem. Mukhang sinasamantala kasi, Kabanderang Paul, ano, naging pinag-advantage agad ng ating mga kriminal yung pagsusot ng face mask. Dahil dati, kung pinagbabawal yung hindi makita ang mukha, diba, yung mga full face helmet, ibawal. Ngayon, pag wala kang helmet, wala kang face mask, magagalit sa'yo. Ngayon, matakatakot yung wala kang face mask ngayon. Pero kung may face mask ka, okay lang. Dito sa problema natin sa coronavirus, Kabanderang Paul. Grabe. Well, anyway, maraming salamat ha, Kabanderang Spark, sa update sa mga balita dyan mula sa Bayan ng Nara. Makiki-update pa rin kami kaugnay sa kasong ito, Kabanderang Spark. Ay, salamat, Kabanderang Paul. At kung meron kayo mga ang palimbago niya, informasyon patungkol dyan, agad naman natin yung babato. Maraming salamat, magandang umaga. Balik tayo. Si Kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan, alam nyo sa Muntalban, sa Rizal, nakatira ako halos 11 months. Doon, bawal yung full face helmet. Okay? Kaya pag naka-helmet ka, huhulihin ka. Alas 5.30 ng umaga. Saglit lang ha, mga kaibigan, bago tayo mag-commercial. Pag nag-full face helmet ka, paparahin ka ng pulis. Kasi kakapkapan ka. Pero pagka ikaw naman ay naka-half helmet lang, okay lang yan. Ngayon, kapag ikaw ay walang helmet, okay lang din yon. Doon kasi napapatupad nila yung 20 meter o 20 kph. May 15 kph pa nga, 10 kph. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis doon sa mismong bayan. Tapos paglabas mo ng bayan, suotin mo na yung helmet mo, huhulihin ka na, Quezon City na yun eh. Boundary na yun, Kabanderang Bukas. Doon kasi, siguro na-consider lang yung lugar na yan, pinayagan ng LTO, pinayagan, dahil yung Rizal, mga kaibigan, taguan talaga to ng mga hitman. Yung probinsya ng Rizal, mga kabandera, ha? Kaya, ganyan ho dyan, ganyan sa lugar na yan, halos 11 months ako. Nagtataka nga ako, ba't wala akong helmet, di ako hinuhuli. Well, anyway, oras hatid sa atin ng Nature's Medics, mga kabandera. Para ma-avail yung libreng check-up at libreng konsultasyon, pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico. Mga kaibigan, magsuot po kayo ng face mask, magsuot din po kayo ng face shield. Matatagpuan po ninyo ito dito sa Makasahit Commercial Complex sa punong himpilan mismo ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa Rizal Avenue, corner, Rojas Street. Mga kaibigan, yung Mate Nature's Medics, mga kabandera, center. Good morning.
for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, ang masinating mananalo ngayong araw ay si Name, Ricanel Palama, address, Poblacion Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. The Nature's Medic, San Vicente Branch. Ang nanalo para sa weekly draw, I see. Dolores H. Nangit ng Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito ang nanalo sa Nature's Medic's Brooks Point Branch, I see. Evelyn Amador ng Barangay Pangubilan. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa aking pong weekly draw ay si Heidi Grace Castro ng New Barbacan, Rojas, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Good morning everyone guys. Today's our weekly raffle draw held in Nature's Medic Brands. Isisip na natin ang lapses at sa nakapalad ang mananalo. Ang napunod po natin ay si Lloyd Merkel. Congratulations, Lloyd Merkel. Ikaw ang nabunod. Magandang araw po, dito po sa Nature's Medic Rizal Branch. Ang ating weekly winner ngayong araw ay si... Ayan, si Apolonio Bulagaw ng Puro Katutubo, Rizal, Palawan. Ayan, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang ating weekly draw sa araw na to ay si... Si Alberto Severeno ng Barangay Poblacion. Sir Alberto, congratulations, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte na nalo sa linggong ito ay si... Barangay Villa Libertad. Congratulations and maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating laking winner ay si Ma'am Isneria Alba ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Congratulations po at maraming po salamat. Dito sa Nature's Medic Abungan, ang mapalad na nanalo ay si Marilyn Machaong. Ako sa pagtangkilik ng Nature's Medic, congratulations. Okay, ayan po. Ha? At atin na pong bubulahin. Kita nyo? Ayan. Okay. Ang kanyang pangalan ay si Marilo de la Serna.
Medic Main Branch at saka Chinatown Mall. Ang nanalo para sa Windy Draw ay si... Melchor Fuentes, taga San Manuel, Puerto Princesa. Congratulations and maraming salamat. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic, Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick, ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick, gawa sa natural flower oil, hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick, the natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit nung sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandera ng Ludibelio, Basta Radio, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta Radyo, i-bandera mo. Ang Pilipino Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning!
Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Report Morning Edition. Good morning! Bandera Report Morning Edition. Alas 5:42 ng umaga. Magandang umaga muna kay Mayet Lacson, Lizel Salcedo Vallejo, Elizabeth Ambrosio Makasinag. Ah, taga Panakan dos daw siya watching. Magandang umaga. Fergie Gimayan Arzaga, Maylin Panes Castro, Jay Sal Puentes. Yan, yung mga nakatutok po sa atin ngayon. Maraming salamat ha sa mga nanonood sa Bandera News TV Philippines. Good morning. Sa mga ano to? Good morning. Yan, yung mga nanonood rin. Good morning. Sa Bandera News TV Channel 40. Pagpatuloy nyo lang yung panonood, mga kaibigan, kung wala ho kayong radyo, mapapanood po ninyo kami dyan. Puntahan natin yung bayan po ng Quezon. Good morning. Kabanderang Kaiser Gomez. Number 3, line number 3. Okay, si Kabanderang Japet Disaka. Maki-update tayo ng mga balita dyan sa bayan ng Rojas. Si Kabanderang Japet, naka-standby. Magandang umaga. Bandera Live Report. Kabandera po, napagandang umaga. Good morning sa inyo mga bandera sa buhay. Nabigyan ng Palawan, nagbigay ng paalala ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas sa mga mayan o galing gupitin sa gitna at ng face mask upang maiwasan ang ulit ang magamit. Kasunod naman na may mga balita na may nagbebenta ng gamit ng face mask sa isang lugar. Bukod pa sa maiwasan, may benta muli ang mga nagamit ng face mask. Ang kapatid naman ng drugs nito ay nakakatulong din na may layo sa panganiba ang marine life at wildlife pa na nagiging sabi ng kanilang pagkamatay sa bandara. Tuloy-tuloy naman ang kampanya ng LG Rojas na diba upawal walang face mask at t-shirt, sanitize ang mga kamay at iwasawak sa mga bagay. Tumitan siya ng isang metro at alamin ang tamang impormasyon. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Jaco Pisaka, para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Bakit police report? Ano ba yan, Kabandera Bong? Maraming salamat kay Kabandera Japet Disaka, mga kaibigan, live. Wala po dyan sa bayan po ng Rojas. Actually, may mga barangay na ano eh, yung namimigay ng mga ayuda nung ano, nung kasagsagan ng lockdown. Kailangan naka-face mask. Ngayon, may mga interview tayo na pumupunta sa likod ng stage. Nagpapalit-palitan sila ng face mask para lang makakakuha ng ayuda. Talaga naman oh. Kabanderang Kaiser Gomez. Sa bayan ng Quezon, naka-standby. Lalaking may kasong assault upon agent and authority. O yung lumaban sa mga otoridad, arestado. Detalye ng balita niya, Kabanderang Kaiser Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Good morning sa lahat nating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan. Arestado na ng PNP ang lalaking may kasong assault upon an agent of authority dito sa bayan ng Quezon. Na-arrest ito sa Puroca, Kaunlaran, Barangay Kinlogan, bandang alas 7:20 ng gabi. Ang suspect ay kinilalang si John Hakuba Alipuon, 23 anyos binata, isang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Patagumpay na aresto ng PNP ang suspect bit-bit ang warrant of arrest na inilabas si kagalang-galang na hukom Juan Palaw ng Municipal Circuit Trial Court Quezon na sa may criminal case number 3069Q na may piyansang nagkakahalaga ng 12,000 piso para sa temporaryo nitong kalayaan. Kaugnay niyan sa ng suspect ay nasa pita na ng PNP Quezon para sa tamang disposisyon. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Maraming salamat, Kabanderang Kaiser Gomez, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan po ng Quezon. Alas 5:47 ng umaga. Good morning kay... ano to?
Jack Fabs, si Tit Saguno, Alvin Nonoy Abendanyo, watching from El Nido sa 88.1. Makinig ka rin dyan ha, sa El Nido. Si Alvin, siya na nga pala yun, oh. Adonis Ladao, Luming Ong, watching from Malabon City, Barangay Tunsuya, maraming salamat. Ah, Luming Ong, Alfie Bernie, Sakamay Jacinto, okay na ba? Naka-standby na? Okay. Si Jejomar Rom, watching from San Vicente, maraming salamat. Si Rose Galas, watching from Australia, taga Rizal po ako. Okay, maraming salamat din kay Ma'am, ano to, Rose Galas. Puntahan natin si Kabanderang Bing Bataga live mula sa labas ng impilan. Kabanderang Bing, good morning! Bandera live report! Sana Kabandera Paul at magandang umaga sa lahat. Kabanderang pagkating sa buong lalawigan ng Palawan. Uli ang pitong individual sa isang nagawang operasyon ng City 20. Habang ito'y nakuwang nagsusugal gamit ang baraha noong araw ng Sabado sa Wiscombe Road, Barangay San Miguel, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngayon, itong mga pitong individual ay kasalukuyang nakakustudya ngayon dito sa may Police Station 1 dahil wala naman ang paglagyan sa pasilidad ng City 20. Samantala, kagabi ay isa namang vehicular accident ang natala sa Barangay San Miguel. Ito ay sa pamagitan ng motorcycle at tricycle na puntaan dahil sa mga ito'y nakainom na naging dahilan ng banggaan ng mga ito. At ang dalawang driver ay gagawin naman ay sumod sa ospital ng Palawan. So yan naman ang ilang mga ganapan mula dito sa labas ng impilan, Big Mataga, para sa pinaka-ospitado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Bandera Bing Bataga live mula po dyan sa labas ng impilan, alas 5:49 ng umaga. Lanahot tayong oras, mga kabandera. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin hong live streaming ngayong morning. Okay, yan na po naging kalipunan ng ating pagbabalita ngayong araw po ng Lunes, 28 sa buwan ho ng Setyembre taong 2020. Ang kaibigan, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Banderang Bong Nimeño at Banderang Ken Dancil, sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager, Kaluil Rosa, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Kabanderang Paul Henderson na nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohayo gozaimasu, Pilipinas. Bandera Report Morning Edition 88.7 Radio.